sa aking isang nakaraang video ay aking isinalaysay ang patungkol sa kagustuhan ng ating hukbong sandatahan na magkaroon ng long-range artillery rocket system na may kakayahang magdala ng ballistic missiles na magsisilbing coastal defense ng bansa sa West Philippine Sea. Tatlong bansa ang nag-offer sa Pilipinas ng kanilang mga artillery at ang mga bansang ito ay ang South Korea na nag-offer ng kanilang K239 Chunmoo Rocket Artillery System na kayang magdala ng KTSSM-2 Tactical Ballistic Missile. Ang offer ng Estados Unidos na High Mobility Artillery Rocket System o mas kilala sa tawag na HIMARS at ang offer ng Israel na Precise and Universal Launching System o Pulse Rocket System. Kung ako ang papipiliin, napakaganda ng offer na Pulse Rocket System ng Israel dahil sa walang limitasyon ng pagbibenta sa mga bala nito na missiles at rockets, hindi kagaya ng sa HIMARS na may limitasyon ng Amerika sa pagbenta sa bala nito. Pagdating naman sa pag-transport ng Pulse Rocket System, kakasya ito sa C-130 transport aircraft ng Philippine Air Force na magpapabilis sa deployment nito kung saan man ito kinakailangan, hindi kagaya ng K239 Chunmoo ng South Korea na hindi kasya sa mga transport aircraft ng Air Force. Ngunit ang huling desisyon sa pagpili nito ay nasa kamay pa rin ng DND at ng Philippine Air Force at kahit anuman ang kanilang mapili ay napakalaking upgrade na rin sa kapabilidad ng ating hukbong sandatahan. At sa pinakabagong balita galing sa Max Defense, gustong-gusto pa rin ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na makuha ang HIMARS rocket system ng Amerika sa kabila ng napakamahal na presyo nito kumpara sa ibang ino-offer sa Pilipinas. Ang HIMARS talaga ang kanilang pangunahing pinagpipilian at nasama lang ang K239 Chunmoo ng South Korea at Pulse rocket system ng Israel dahil sa mas mura ang mga ito at kayang bilhin ng Pilipinas. At sa mga eksklusibong larawan galing sa Max Defense, makikita dito ang presentasyon ng Lockheed Martin para sa hukbong sandatahan at handa din umano ang Estados Unidos na tumulong sa Pilipinas upang mas mapadali ang pagbili nila ng HIMARS kapag napili sa proyekto. Matagal na rin itong ino-offer sa ating bansa at ilang beses na rin nagpakita ng bagsik sa mga demonstrasyon sa Balikatan Exercise na lalo pang nagustuhan ng mga matataas na opisyalis ng Philippine Army. Pagdating naman sa kapabilidad, hindi rin naman nagkakalayo masyado ang HIMARS kumpara sa Pulse ng Israel at Chunmoo ng South Korea, ngunit ang pinagkaiba lamang ay subok na ang HIMARS sa totoong gyera at napaka-epektibo nito lalo na sa gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon sa Ukrainian Armed Forces, namangha sila sa pagiging napaka-accurate ng HIMARS na tamaan ng mga posisyon at storage facilities ng Russian Ground Forces gamit ang 6 na rockets na kayang magdala ng 90 kilograms na warhead. Kung ating ikukumpara, ang lakas ng 3 rockets ng HIMARS ay maihahantulad sa isang BrahMos missile at kapag ginamit ng HIMARS ang 6 na rockets nito, ay para lang ding tinamaan ka ng 2 BrahMos missile. Ngunit ang pinagkaiba lang din ay ang BrahMos missile ay nagsisilbing anti-ship missile samantalang ang HIMARS naman ay ginagamit para sa mga target sa lupa o hindi kaya sa mga isla. At dagdag pa ng Ukrainian Armed Forces, nasa 16 ang kanilang HIMARS na ginagamit sa ngayon at nagamit nila ito upang matigil ang abansi ng Russian Ground Forces ngunit hindi pa rin ito sapat upang mabawi ang kanilang teritoryo. At dahil na rin sa napakitang pagiging epektibo ng HIMARS, nasa 6 na bansa ang nagbigay ng panibagong order sa pagbili nito, kabilang na dito ang Taiwan na nasa ilalim ng patuloy na pagbabanta ng China at ang bansang Poland na pinaplanong mag-order ng nasa 500 units ng HIMARS. Pagbalik ulit sa Pilipinas, inilarawan ang HIMARS bilang isang game changer para sa Pilipinas dahil na rin sa kakayahan nitong tamaan ang Chinese artificial islands mula sa Palawan at mabilis itong makapaglipat-lipat ng pwesto matapos ang isang pag-atake. Ngunit maliban sa presyo, hindi basta-basta nagbebenta ang Amerika ng ATAC-MS na bala ng HIMARS na isang tactical ballistic missile na may range na 300 kilometro at kahit na mismo ang Ukraine ay ayaw bigyan ng Estados Unidos. Sa ngayon,
sana ay mabigyan ito kaagad ng pondo ng ating gobyerno upang maisakatuparan ang plano ng hukbong senatahan na makuha ang HIMARS kung ito man ang kanilang mapili sa proyekto ng AFP Modernization Program.